So, ganito lang yan mga Ludi. Ayan. So, pakagat natin. Kailangan matalim para kumapit, hindi dudulas. Para umikot siya. Ayan. Ayan, nakita nyo? Ayan mga Ludi. Susunod, huwag pakahigpitan dahil madali lang din itong mabasag mga Ludi. Ayan. So, bali dito na tayo mag-drain. At syempre, para malinis na din natin yung kanyang strainer. Ayan. Ayun, so magandang araw mga Ludes, mga Idol, mga Ludi. Ayan, so basic change oil muna tayo dito sa Honda PCX na ito, mga Ludi. So ayan, so basic na change oil lang ito mga Ludi. Ayan, so nakita nyo, ito yung kanyang engine oil, yung kanyang gear oil. So mag-change oil tayo ng gear oil at saka engine oil mga Ludi. Pero binidyohan natin to dahil kahit basic lang naman ito mga Ludi ay meron tayong gagawin dito na kakaiba. Dahil ang gusto ko maipakita sa inyo, pagka halimbawa kayo rin ang gumawa ng ganito, ganitong issue, kahit hindi ganitong motor mga Ludi, dahil ang ganitong drain plug, so ito yung tinutukoy kong kakaiba rito, ay pwede kaparehas lang din niya sa ibang mga motor, sa Honda Click, sa Honda Beat, so halos pare-parehas lang sila ng design ng drain plug dito sa bandang gilid mga Ludi. Kung nakikita nyo itong drain plug niya, ayan, so na-lost thread na mga Ludi, kahit ipasok ko itong 17mm, ayan, so umiikot yung 17mm sa kanya. So ngayon hindi na matanggal or hindi na maluwagan ng may-ari. So ngayon kaya dinala rito para magawa natin ang paraan ng baklasin yan. At syempre papalitan na natin yan ng bago para kapag ka siya na ang nagbaklas ay okay na mga Ludi. Ay, so kaya niya nang gawin mag-isa. So ngayon i-drain natin yan dahil ang Honda PCX 160 ay andito ang kanyang drain plug. At the same time meron din siyang drain plug doon sa ilalim mga Ludi. Ayan nakikita nyo. Ayan so meron din yan 12mm dyan. Pero mas maganda kasi mga Ludi na maibuksan din natin to kapag tayo nag-change oil. Dahil andito ang kanyang strainer, kailangan malinisan natin yung strainer. Dahil ang ating makina mga Ludi ay wala siyang filter. So wala kayong makikitang oil filter dyan na kailangan palitan. Dahil ito na ang kanyang pinaka-filter yung strainer niya dito. So kailangan pag tayo nag-change oil, bukod sa ma-drain natin siya dito sa ilalim, kailangan din natin mabuksan ito. So ngayon tatanggalin natin yan dahil hindi na kaya ng sakit niyan mga Ludi. So tinesting ko na yan kanina, so ayaw kumapit. So bali umiikot lang yung ating socket. At syempre isang tips pa pala natin mga Ludi ay kapag tayo ay nagbabaklas neto sa susunod, para hindi na magaya dito sa nangyari dito sa PCX na ito yung motor, kailangan gumamit tayo ng hexagon mga Ludi. Ayan, so dapat hexagon, huwag tayong gagamit dyan ng flower type na socket tulad nito. Ayan mga Ludi, ayan ganyan yung flower, dapat hexagon. So dapat 6 sides mga Ludi. At syempre, mas maganda wag din tayo gumamit ng combination or box wrench. Mas maganda talaga mga Ludi, mas advice ko ay yung ating hexagon na socket ang ginagamit natin kapag tayo nagbabaklas ng drain plug ng ating motor. Kung Honda PCX man yan, Beat man yan, o Click man yan mga Ludi. So ngayon, tirahin na natin to. Dahil hindi na kailangan ng socket, kailangan natin yung sinsilin mga Ludi. Ayan mga Ludi, so gamit tayo ng ganito, o sinsil na tinaliman natin para kumagat siya. Ayan, so bali, inumpisahan ko na yung kanina mga Ludi. Ayan, so dito ko siya tinira. Dahil papalitan naman na natin yan, may pamalit na tayo. So okay lang na sinsilin natin yan. So ganito lang yan mga Ludi. Ayan, so pakagat natin. Kailangan matalim para kumapit, hindi dudulas. Para umikot siya, ayan. Ayan, nakita nyo? Ayan mga Ludi. Susunod, huwag pakahigpitan dahil madali lang din itong mabasag mga Ludi. Ayan, so bali dito na tayo mag-drain. At syempre, para malinis na din natin yung kanyang strainer. Ayan. Ayan siya mga Ludi. Ayan. Ito yung sinasabi kong strainer na mas maganda talaga. Ma-drain natin siya dito dahil para malinis natin yung kanyang strainer, dahil ito ang kanyang pinaka-filter mga Ludi. At the same time, i-drain din natin yung sa isa, yung 12mm na drain niya sa ilalim mga Ludi. So buksan din natin yon. Bali dalawa, so buksan natin dalawa. Ayan siya. So malinaw pa. Malinaw na maitim na mga Ludi. Ayan. So mas maganda i-drain natin silang dalawa. Yun. Ayan lang ang pag-change oil mga Ludi ng Honda PCX. Ayan kung nakita nyo mga Ludi. So nalaglag yung pinaka-washer niya doon sa ilalim. Ayan. So tignan nyo palagi yung washer na yan para hindi mawala. Ayan. So kailangan di mawala yung washer na yon. At dito sa ating drain plug na malaki mga Ludi, so check upin din natin kung may tama yung kanyang o-ring pag binaklas natin para mapalitan na yan kung kinakailangan. Pero pagka okay pa naman, wala pa siyang tama, wala pang punit, so pwede natin ibalik yan. At syempre, lilinisin din natin yung kanyang
strainer na kanyang pinaka-filter tulad ng sinabi ko. So ayun, habang nagde-drain yung kanyang engine oil mga Ludi, so hayaan lang natin siyang tumulo dyan. Dito naman tayo sa kanyang gear oil, so gamit tayo ng 12mm. Drain natin siya rito mga Ludi, ayan. So, andito yung kanyang drain plug. So 12mm din yan, na tornilyo mga Ludi, ayan. So dyan natin siya i-drain. Dahil gear oil din tayo. So gamit lang din kayong 12mm. So dito okay lang ang dito mga Ludi. So okay lang ang combination, kahit hindi sakit. Dahil bangga naman siya dito, ayan. Nakita nyo. Ayan siya mga Ludi. Dito lang ang pagpalit ng gear oil sa Honda PCX 160. Ayan siya mga Ludi. So mahaba-haba. Ayan. Ayan siya. So ayan mga Ludi. Dahil wala na lang tumutulo, so pwede na tong pwede na tayong magkabit ang drain plug. So unahin natin tong drain plug sa ilalim, yung 12mm. Ayan. So linisan natin ng maigi. At syempre yung lalagyan natin sa ilalim. So kapain lang natin yung butas niya. Unasin natin ng maigi. At syempre kamayin natin sa paglalagay. So kamay muna mga Ludi. Huwag nyo muna gagamitan ng Yabik agad. Kailangan malambot siya muna i-thread. Ayan. Nakikita nyo ayun. So malambot siya i-thread. So pagkatapos, pagka sumagad na, saka natin gamitan ng socket wrench na 12mm. So ang pagkipit dito mga Ludi, hindi, huwag din masyadong malakas para hindi malos thread yung kanyang thread. Ayan. Parang hipit lang. Ayan mga Ludi. At pagkatapos sa ilalim, pwede natin tayong magkabit dito sa ating drain plug dito sa gilid naman. So punasan natin yung mga tirang langis dyan. At syempre yung lalapatan ng ating drain plug. Itong babaw na ito, dito lalapat yung ating o-ring. Ayan. At ito na mga Ludi. So ito na yung tinanggal natin, yung sininsil natin kanina. Ngayon kakabitan natin siya ng bago. Ang gagawin lang natin, kung okay pa yung o-ring, so pwede natin kahuin yung kanyang o-ring. Yun ang ilagay natin dito sa bago nating drain plug. Ayan siya mga Ludi, ganyan. Tapos sunod natin tong kanyang strainer. So ito yung importante, kaya kailangan binubuksan din ito para malinis natin yung ating strainer. Ayan, so hinugasan ko na yan ng gas. Ayan, so ilagay natin una itong spring bago natin lagay. So pag ganyan, yung medyo maliit mga Ludi, yun ang papasok dito. At sunod natin yung kanyang strainer. Ayan mga Ludi, so pag ganyan. Dahil hindi po pwedeng pag ganyan, dahil hindi papasok dito mga Ludi. Kaya ganyan talaga ang posisyon. Ayan. Tapos yung strainer, so pwede natin ilagay. At syempre, kamayin muna natin bago natin gamitan ng socket. So huwag na tayong gagamit dito mga Ludi ng huwag na tayong gagamit dito ng combination wrench. Kailangan socket na yan. So, tulad sinabi ko kanina, kailangan hexagon at tamang higpit lang dahil madali lang tumabasag pag nasobrahan. Parehas lang to sa mga rouser. So madali mabasag mga Ludi dahil may o-ring naman yan. Tamang higpit lang. Ayun mga Ludi. So tamang higpit lang. Okay na. Ayan. So ganun lang ang paghigpit. Para hindi malos thread, kailangan hexagon or socket at huwag masyadong higpitan dahil may o-ring naman yan. So dito naman tayo sa kanyang gear oil mga Ludi. So ibalik natin yung kanyang pinaka-drain plug. So halata naman yan kasi yan yung may tanso mga Ludi. Ayan. Kabit natin yung kanyang pinaka-drain plug. At the same time itong kanyang refilling hole. Buksan din natin. So ito naman yung tinanggal ko dyan mga Ludi. Ayan. So meron din siyang bronze na washer. So basta yung may bronze, yan yung mga pinaka-drain plug at saka refilling plug niya mga Ludi. So ibalik mo natin yung kanyang drain plug para sigurado na walang tagas. Ito ang kailangan natin higpitan na maayos. Huwag lang sobra. Dahil pwede posibleng tumagas yan. Huwag lang sobra mga Ludi. Ayan. So punasan natin para mamaya makita natin kung may tatagas ba dyan. At syempre, ayan, so wag natin takpan yan dahil pwede natin yan salinan ng kanyang gear oil mamaya mga Ludi, ayan. So ngayon mga Ludi, magsalin na tayo ng langis. So unahin muna natin yung kanyang engine oil. Pero syempre, siguraduhin natin na nakabit yung ating drain plug. So dahil tayo, nakabit natin yung drain plug kanina, so pwede na tayo magsalin ng langis. So unahin muna natin tong engine oil bago yung gear oil pala. So mag-improvise lang tayo na imbudo mga Ludi dahil medyo malalim yung lagay ng langis. So ako, nag-improvise ako ng hose plus yung bote ng mismo, so isusuksok ko dyan doon sa loob sa butas dahil kasya naman yung doon yan mga Ludi, so ipapasok ko doon, ayan, tapos isasaling ko yan, salin natin dahil ang langis lang naman ng Honda PCX mga Ludi 800 ml, so yun lang, so isalin natin lahat tong engine oil na ito, so Shell 10W40. Ayun mga Ludi, so nailagay ko na lahat. So ganun lang ginawa natin pagsalin. Ayan, so ubos na. Ibig sabihin pumasok na lahat. So hindi natin kailangan magsukat dyan dahil yung ginamit nating langis ay 800 ml lang naman.
At syempre, ang Honda PCX ay 800 ml lang ang kanyang langes. So, ngayon, bago natin isarado itong kanyang pinakatakip, so punasan muna natin. Syempre, kailangan malinis yan. Check up din natin yung kanyang o-ring kung hindi pa sira. Kailangan walang punit yan bago natin ibalik. Yan, tas okay na. Pwede natin isalin mga i-thread mga Ludi. Sorry, isalin. I-thread pala dahil may thread yan. Aya. So, ikitan lang. Pag anong pwersahin, tamang pwersa lang. Tamang lakas lang. Ayan. So, dahil may o-ring naman yan, tamang pwersa lang mga Ludi. Ayan. So, pagka okay na tayo dyan sa engine oil, punta naman tayo sa kanyang gear oil mga Ludi. Ayan. So, dito naman tayo sa kanyang gear oil. Ayan. So, dahil ganito mga Ludi ang kanyang gear oil, so medyo maiksi yan pagka nilagay mo dyan. So, dudugtungan natin yan ng hose din. Tulad na ginawa natin dun sa kabila, dugtungan natin yan ng hose. So, ilagay natin dyan. Yutas saka natin pisilin to para pumasok dun sa loob. So, idugtong ko muna. Ayan. So, ito na siya mga Ludi. Ayan. So, binutasan ko siya. Ito ngayon, susuksok ka dito siya dito sa loob ng hose. Ayan. Para mas mahaba. At yung hose ang ipapasok ko dun sa loob ng butas. At, pero syempre, tulad ng sinabi ko, siguraduhin natin nakalagay ang kanyang drain plug bago tayo magsalin. Kung dulo ng hose, yun ang ipasok natin dun sa loob. Tapos ka natin, pisilin. Pisilin natin to. Ayan mga Ludi, so wala na. Ayan, so wala na siyang lahat. Wala na naman mga Ludi, so okay na. So inilagay natin lahat ng gear oil na to. So pwede natin ilagay yung kanyang pinaka plug, yung kanyang pinakatakip mga Ludi. So yan, madali lang hanapin yung pinakatakip niya dahil yun yung may bronze na washer. Stop na natin. Kahit din natin lagyan ng pandikit yan, kung okay pa yung bronze na washer, basta tamang higpit lang. So huwag naman sobra para hindi malos thread. Ayun lang, so ayun yan. Tamang higpit, so huwag sobran para hindi malos thread. So gamitin natin siya ng 12mm na combination. Tamang higpit, huwag sobra, huwag kulang dahil baka naman tumagas. Ayan, dahil meron naman yung bronze na washer na pinaka-gasket niya mga Ludi. Ayun, so ganun lang mga Ludi mga Dol ang pag-change oil at pag-change ng gear oil ng Honda PCX 160. Ayan, so okay na dyan. So okay na rin tayo doon. Ngayon, tanggalin natin lahat na sa ilalim. Dali, start na natin yan. Ito yung kanyang engine oil. Ito yung plug na pinagpalitan natin. So ganun lang yung gagawin natin. Kapag kayong drain plug natin mga Ludi ay na bilog tulad nito, so sinsilin na lang natin dito. Pero kung may pamalit na, mas maganda palitan na natin mga Ludi para hindi siya hassle pagka nag-change oil tayo ulit tulad ng ginawa natin. So sininsil natin yan, tapos pinalitan natin siya ng bagong drain plug. So yan, wala namang tagas dahil nakasalin na tayo ng langis doon. So okay na dito, okay na tayo dito mga Ludi. So pwede na tayo magpaandar. Ayan, so linisan lang natin muna dito. So ayan na mga Ludi, so natanggal natin yung kanyang mga pinagdrena natin dyan. So tinabi na natin dito. Ito na yung pinagpalitan natin gear oil at yung drain plug. Nandyan na. So tinabi muna natin. Dahil papaandarin na natin. Ayan yan. So on natin. Tapos start natin. So di ko mapindot. So pindutin ko lang. Ayan mga Ludi. So mandar na siya. So mandar na siya. So okay. So ganun lang mga Ludes mga Idol ang pack change oil ng Honda PCX 160. So ang pinaka purpose ko lang naman dito mga Ludi ay yung kung paano tanggalin ang drain plug. So yun ang pinaka purpose ko kung bakit ko siya binidyohan. Yung pag change oil, yung pagpalit na lang, so napaka basic lang yan. Pero ang purpose natin yan ay paano tanggalin yung nabilog na bolt or drain plug dito sa ating makina mga Ludi. So ganun lang gagawin natin. So pwede nating sinsil yan tulad ng ginawa ko. So sininsil ko siya ng matalim para matanggal siya. At yan na kanyang itsura. Ayan, yan yung nabilog. So pwede natin yang palitan ng bago. So ganun lang mga Ludi mga Idol. Sana may natutunan kayo kung paano tayo nag change oil dito sa Honda PCX 160 mga Ludes mga Idol. So salamat sa panood mga Ludes.